bago unahin, totoo ba, Sir Rafi, Idol Rafi, na 50 million na kinikita mo sa YouTube? 50 million? Parang trending yun, ha? Nakaka-insulto naman yan. Hindi mo ginawa 100 million. Ay, grabe yun ba yun? Wala po yun. Walang katotohanan po yun. Actually, na panood ko rin yun, estimate lamang po yun na pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari. So, nagulat ka ba na ito yung instant star number one trending ng YouTube community? Yung sa trending, thank you. Pero yung sa income, baka mamaya mag-habulin ako ng gaya. Malayo-malayo po yun, trust me. Okay. Kasi kung yung po ay may katotohanan, sana nakadrive na ako ngayon ng Rolls Royce. Pero sir, pamikita naman kahit paano? Kahit paano, pantawid gutom, pwede. Pantulong din. Pantulong paminsan-minsan sa mga nangailangan, pwede. Ay, doon ikwento lang natin, ano? Totoo ba na pinapainom mo doon ng milk tea lahat na nakapila? I'm sorry? Yung pinapainom mo ng milk tea, yung daan-daang nakapila dyan sa tapat? Yes, paminsan-minsan na yung mga nakakapasok, talagang pinapalunch ko. Tapos, every now and then, pinapainom ko ng milk tea, pinapigyan ko ng merienda. So, minsan-minsan yon. Pero yung mga nakapasok at na-interview namin, automatic talagang pre-lunch. So, anong masasabi mo na ito yung pinakasikat, pinaka-low profile sa mga tinipo? Ayan! Yan tayo! Talaga ni Arnie, grabe friend tayo! Tinipo ba? Ganon din mga kapatid ko, kaya lang ako lang siguro ang medyo napapansin sapagkat maraming mga complaint na pupunta sa action center natin. I don't, yun nga, no, dadagdagan ko lang tanong ni Arnie na, yung pagka-low profile mo raw, parang wala kang kaaway. Kasi nagko-concentrate ako dun sa public service. So hindi ko hinahaluan ang mga commentary, walang halong politika. Unlike sa mga kapatid ko, jack of all sila eh. Lahat pwede nilang pakialaman na hindi ko naman ginagawa. I stick to public service. May say ka ba pag nag-aaway-aaway sila? Hindi. May kanya-kanya kaming buhay. So walang pakialamanan. Pinapabayaan ko lang sila kung anong ginagawa nila. Same way, pinapabayaan din nila kung anong ginagawa ko. Sir, tatakbo ka ng senador sa 2022. Malabong mangyari yon. Happy ako where I am. So, ba't ko pa eh, ba't ko ng bato at pupok-pok sa ulo. At meron kang axis, di ba? Axis, yes. Mga kaibigan natin yung nandun ngayon. Gano'n ka ka-active sa axis, Idol? Well, every now and then, ako'y nagbibigay ng payo sa kanila just because alam ko halos lahat ng problema ng bayan. So, pinipid ko sa kanila through the action center kung ano yung mga problema pwede nilang gawan ng batas para mapigyan solusyon. So sa ngayon, happy ka dito sa maraming mong programa sa... I'm very, very happy. TV5 is very generous at 1PH. So wala na akong hanapin pa. Maganda yung compensation package. At maayos naman yung touring sa akin. Lahat ng gusto ko para sa action center, para sa mga kompleto, binibigay. So bakit pa ko alis? Kailan ka nagulat, Idol, na lumaki to ng ganito? Kasi ginagawa mo ito matagal na eh. Pero parang iba yung magnitude niya ngayon na kahit sino sa FB pinapanood siya. Diba? I think nag-umpisa niyan nung maglagay ng action center dito at nakikita naman ng mga tao na yung mga sumbong nila meron ng dalawang venue, hindi lamang radio kundi TV na nabibigyan solusyon. So yun ang nag-inganyo sa kanila na para magpunta pa at magtiwala at mabigyan natin ng solusyon ng mga problema nila. Okay. Thank you. Thank you. Okay na po. Thank you.